spiritual. Kaya po mga minamahal, narito na po tayo sa pinakamalagang yugto na ating pumbalang gawain. Ito po ang pakinig ng salita ng ating pinakamamalapain. Kaya po mga minamahal, inaayahan ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang salita ng ating pinakamamalapain sus na ito po'y dadalhin ng ating mga aral ng ating beloved ordinate preacher, beloved brother Louie Angeles. Palakpakan po natin ating pinakamamalapain sus. Amen. God bless you po sa ating beloved co-preacher, brother Paul. Tayo po muna ay manalangin, taas natin ating makamay, opo, dakilat mapagpalamang banal. Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Jesus, Diyos na banal at sa pagkagalit sa kabagan, sa pangunang panalangin po ng aming ginagalang pastor and time prophet, Lord God, maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong balagawain na tapos na tigit, sa pagkilos mo sa aming kaligitnaan sa iyong santong espiritu na bigay galak sa mga puso at bagong lahat. Kami po yung nagpakumbaba, lalo abang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabaga mo kami patawari, lubos-labis po kami nagsisi at sa aking mga labi, ikaw po maglagay makataga, dapat pigasin, Lord God, ikaw aking nasahan, buksan mo po ang pangunawa, kaisipan ng bawat napikinig, patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pang ngalan ni Jesus, and we bind the power of darkness, unbelief and doubt, Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus, I pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ako po yung nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved double evangelist, Joel de Almeida, the end time prophet of our loving God into the whole Almeida family. At patuloy po ang ating pag-alala kailanman. Hindi po natin malilimutan ang mga turot alaala ni iniwan ng ating beloved Arborstan Pastor, our beloved Mama Dear. At magandang hapon po sa inyo lahat sa mga pinagpala nating baguhan at maging sa ating mga viewers sa ating pong live webcast, especially po sa ating beloved Ted, beloved Minister Luke, sa ating pong beloved Minister Ford, beloved Tin, sa kalamamahal sa buhay dyan po sa dako ng USA. Purihin ang ating pinakamalapit na Jesucristo. Ating tatalakayin, pamatan po natin your life's handwriting. Your life's handwriting, sa Tagalog, sulat kamay ng iyong buhay. Sulat kamay ng iyong buhay. Basahin po natin ang ating mga versikulo. Kindly let us read our first two verses consecutively para po sa ating mga beloved Bible readers. Kindly po. The book of Ecclesiastes chapter 6 verses 11 and 12. Seeing there be many things that increase vanity, what is man the bearer? For who knoweth what is good for man in this life, or the days of his vain life which he spendeth as a shadow, or for who can tell a man what shall be after him under the sun? The book of Job, chapter 7, verse 6. My days are swifter than a weaver's shuttle, and are spent without hope. God bless you po, kindly sa Tagalog. Dito po sa Ecclesiastes, kapitulo 6, versikulo 11 hanggang 12. Yamang maraming bagay na nangadagdag na walang kabuluhan, ano ang lalong ikinaigi ng tao? Sabagat sino nakakaalam kung ano ang mabuti sa tao sa kanyang buhay? Lahat ng mga karawan ng kanyang walang kabuluhang buhay na kanyang ginugol na gaya ng anino. Sabagat sinong makakapagsaysay sa tao kung ano ang mga mangyayari pagmamatay niya sa ilalim ng araw. Dito po mamaya sa Job kapitulo 7 ang talata 6. Ang sabi, ang aking mga kaarawan ay matulin kaysa paghabi ng mga gahabi at nagugugol na walang pag-asa. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin mga minamahal na isang malakas na palakpak ang ating malapay noon. Pumalakpak po na tayo ng masaganang palakpak. At lahat magsabi na malakas na praise the Lord. Purihin ang ating pinakamalapit na Jesucristo, ang ating mabait na Diyos sa langit, ang magpala ng kanyang banal na salita. Makinig po kayong mainam para maunawaan nyo yung ating tinatalakay, your life's handwriting, ang ibig sabihin sulat kamay ng iyong buhay.
Ang ibig sabihin ito, mga minamahal, sulat kamay. Pag sinabing sulat kamay, mga minamahal, ikaw mismo ang gumawa niyan, created by you. Any letter na gagawin mo, pag sinabing sulat kamay mo yan, ikaw ang gumawa niyan. Kaya ang ating title, Your Life's Handwriting, o sulat kamay ng iyong buhay. Ayon sa ating binasa, mga minamahal, ang tao raw ang gumagawa ng kanyang sariling kapalaran. Parang letter. Ang gagawa nito, yung sarili mong kamay, ikaw na tao. Gayon din daw ang kalagayan ng tao sa daigdig na ito. Siya ang gumagawa ng kanyang sariling kapalaran. Kaya sabi ng ating nabasa sa Ecclesiastes, Kabanatang 11, mga minamahal, marami daw idinagdag ang tao na walang kabuluhan, kaya ang tanong, ano ang ikaiigi ng tao? Dahil ang Diyos ay gumawa para sa tao ng isang perpektong bagay. Nang ang tao ay likhain ng Diyos, mga minamahal, kung hindi sana sila lumikha pa ng sarili nilang kaalaman o tumuklas ng iba pang kaalaman, mga minamahal, di sana hanggang sa kapanuhan na natin, napakaganda ng ating buhay. Walang karamdaman, walang kahirapan, walang galit, walang inggitan, walang mga pandemic tayong mararanasan, walang pagsubok. Dahil nilikha ng Diyos ang tao sa kasaganahan, kaginhawahan at kagalakan. Subalit, sabi ng ating nabasa sa verse 11 ng Ecclesiastes, Kabanatang 6, ang talatay 11, nagdagdag ng maraming bagay ang tao, maraming bagay na walang kabuluhan, hindi alam ng tao kung ano ang mas maigi sa kanya. Kaya ang sabi ng verse 12, mga minamahal, sapagkat sinong nakakaalam kung ano ang mabuti sa tao sa kanyang buhay, lahat ng karawan ng kanya, sa kanya'y walang kabuluhan, ang sabi, ginugol niya na parang anino lamang. Sapagkat sinong makapagsasaysay sa tao kung ano ang mangyayari pagkamatay niya sa ilalim ng araw. Yun ngayon ang naging kalagayan ng tao, mga minamahal. Dahil ang tao na, sa sarili niya ang gumagawa ng kapalaran. Kaya nga sinasabi natin tayo'y mapalad, mga minamahal. Dahil nung makita natin o makilala natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo sa gawaing ito, ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na pinangunahan ng ating beloved Arbol Evangelist Will de Almeida, the end time prophet of our loving God and our beloved Albastan Pastor, our beloved Mama Dear, nang isinuko natin, mga minamahal, 100% ang ating sarili sa ating pinakamamahal na Hesukristo, ang ating Diyos na mabait sa langit, ang gumawa ngayon ng ating kapalaran. Kaya nga, mga minamahal, sa lahat ng sumunod sa ating pinakamamahal na Panginoon, pinagpala sila ng ating mahal na Panginoon. Pero, hindi naman lahat ng sumunod na nagpatuloy, mga minamahal, kagaya ni Eva at Adan. Nasa kanila ang lahat ng bagay, mga minamahal, sumunod sila at nakinig sa sinabi, pero hindi naman sila nagpatuloy. Kaya ang nangyari, mga minamahal, na wala sa kasaganahan, pumunta sa kahirapan, yan ngayon ang minana ng tao sa makasalanang sanlibutan. Kaya nga ang sabi, mga minamahal, sa ating supporting verse, Aklat ni Job, ang kabanata ay 6 at ang talata ay 7, ang sabi rito, mga minamahal, ang karawan daw natin ay naging matulin at ito ay nagugugol na walang pag-asa. Kaya ang tao, mga minamahal, palagi kong sinasabing nangangarap lamang, mga minamahal, ito ang gusto kong gawin, ito ang aking pupuntahan, ito ang aking sisimulan. O, nagagawa naman, mga minamahal, pero hindi din niya sasabing siya'y matagumpay sa kahuli-hulihang sandali ng kanyang buhay. Dahil maliwanag din ang sinasabi ng Banal na Kasulatan, nagugugol na walang pag-asa. Ang ibig sabihin, nagsumikap lang ang tao sa kanyang sarili. Pero ang katotohanan, mga minamahal, wala rin namang pag-asa. Babalikan uli natin yung pandemic na hindi natin malilimutan, hindi nyo ba alam? Isang mayaman dito sa Pilipinas, mga minamahal, na yung kanyang anak ay madiagnose na meron pala, mga minamahal, sinasabing COVID-19. Yung gamot na kailangan niya, pinakuha pa niya, solo flight ng airplane mula rito sa bansang kinakailangan, mga minamahal, ibinigay sa kanyang anak. Yun ang sumira sa kanyang anak, mga minamahal. Kaya, nung ipinapanalangin yung kanyang anak, nakakuha sila, mga minamahal, na manalangin. Ang narinig niya, mga minamahal, hokus-pokus na panalangin, binit-bit niya na yung kanyang bag, tinanggap na lang niya, yun na ang kapalaran ng kanyang anak. Isang pinakamayaman sa Pilipinas, mga minamahal. Di ba? Ganyan din ang naging kalagayan ng mga tao hanggang ngayon, mga minamahal. Ang tao ay nangangarap sa kanyang sarili, pero
ang kahuli-hulahan, wala pa rin pag-asa, mga minamahal. Bakit? Dahil alam naman natin, ang pag-asa ay tanging nasa ating pinakamamahal na Jesus lamang. Dahil sa malalak, sa libutan, maraming proseso para matanggap mo ang isang bagay. Mga minamahal, maraming proseso. Gusto mong yumaman, magpakahirap ka, mga minamahal. Amen? O, marireach mo yung gusto mo. Maaabot mo, mga minamahal, pero pagod na ang iyong katawan. Sira na ang iyong katawan, mga minamahal. Sa kauli-hulaan, makikita mo rin pala, dahil stress ka, wala kang tulog, pagod ka, mga minamahal, o may cancer ka na pala. Hindi ba? At marami kang kaaway, mga minamahal. Samantalang kung maglingkod ka sa ating pinakamamahal na Jesucristo, may proseso rin. Pero simpleng-simple lang ang proseso, mga minamahal. Pabayaan mo ang Diyos ang gumawa ng iyong kapalaran at gawin mo lang kung ano ang kalooban ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Dahil merong tinatawag, mga minamahal, na Epistle of Christ. Ibig sabihin, sulat ni Kristo. Mamaya pupunta tayo dyan, mga minamahal. Dahil kapag sulat kamay natin, yung ating buhay, mga minamahal, ay tayo ang gumawa. Sinasabing yung life's handwriting or your sulat kamay ng iyong buhay, tayo ang gumawa, mga minamahal. Marami tayong mali. At yung consequences ng ating mali, mga minamahal, tayo rin ang aani niyan. Sapagkat kapag Diyos ang gumawa ng ating kapalaran, mga minamahal, yung mali natin, tinutuwid ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya habang tayo natutuwid, mga minamahal, habang tayo tinutuwid, nalalaman natin ito pala'y mali. Ito pala ang tama, ito ang mali, ito ang tama, at nagiging perpekto tayo sa harap ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Kauli-hulihan, makikita natin ang ating sarili, nakataas ang ating kamay, tayo ang magsasabing pinagpala tayo sa lahat ng pinagpala ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Tingnan nyo ngayon, sa Facebook lang, mga minamahal, di ba? Marami lang lumalabas na kung anong-anong gamot, mga minamahal. Kaya pag wala kang paglilingkod sa Diyos, natapat, o doon ka. Pero maraming proseso. Gayun pa man, wala namang katiyakan, mga minamahal, malaki ang iyong babayaran. Hindi ba? Merong mga skin care, merong pampabata, matanda na, 70 years old, naging 40 years old. Hindi ba? O, nasa YouTube yan, kaya ako sinasabi sa inyo, mga minamahal. Alam ko naman, kayong lahat ay mahilig sa YouTube. Tama ba? Sabi nga, mga minamahal, sa senso, sa Pilipinas daw, isa sa bansang mahilig gumamit ng social media. Dahil sa Pilipinas daw, gumagamit ang isang tao, mga minamahal, ng social media ng 9 oras at 30 segundo. Sa Pilipinas yun, mga minamahal. Ang pinakamababa, ang bansang Hapon, 4 oras lang sila. Kasi mahalaga sa kanilang pahinga at trabaho, mga minamahal. Eh, sa bansa natin, mahilig tayo sa easy-go-lucky. Tama po ba yung sinabi ko, mga minamahal? Kaya pagbukas mo ng YouTube, ha, marami kang mababasa. Ito, 70 years old, lola na. Nagpulas lang sa mukha, mamaya 40 years old na. Hindi ba? Kalagay sa YouTube yan, mga minamahal. Yung galis na hindi na gumagaling, pinunasan lang, mamaya, wala na. Sa palabas nila, mga minamahal. Pero sa katotohanan, hindi ngayon. Pero sa mahal na Panginoon, pumunta ka rito may ketong, kagaya ko, umuwi akong wala ng ketong. Pupunta ka rito may TB, diabetes, asthma, gote, cancer, anumang uri ng karamdaman, pupunta ka rito pag nagpabautis mo ka, pag uwi mo, magaling ka na sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Pupunta ka rito meron kang problemang napakabigan. Utang mong hindi mo na mabayaran, pag uwi mo, payapang-payapa ka, mga minamahan. Bakit? Dahil meron tayong gumawa ng tinatawag na Epistle of Christ. Ibig sabihin, sulat ni Kristo na isinulat daw ang ating kapalaran mismo sa ating mga puso para ito ay maging perpekto. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Jesus. Kaya sabi ng banal ng salitaan, dahil sa sulat kamay ng ating buhay, tayo ang gumagawa ng ating kapalaran, ano ang naging resulta nito? Ang tao ay nabuyo sa tinatawag na kalayawan. Anong sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa kalayawan? Basahin natin, kindly po, yung ating 2 verses. 1 Timothy chapter 5, verse 6. But she that liveth in pleasure is dead while she liveth.
Amen. In Romans chapter 1, verse 18 and 32. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Verse 12 or 32. Who knoweth the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but have pleasure in them that do them. God bless you, po. 1 Timoteo Kapitulo 5, versikulo 6. Dapat ang nagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Dito po mabinaman sa mga Dagaruma Kapitulo 1, ang talata po ay 18, talon sa 32. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Dito po mao sa 32, na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan ay hindi lamang gayon ang ginagawa kundi naman sa pinapayagan ng mga nagsisigawa ng mga yaon. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Lagi tayong pumalakpak sa ating mahal na Panginoon. Kasi pag hindi natin ginalaw yung ating mga kamay, hindi tayo nagpuri sa mahal na Panginoon, mga minamahal, yung kaaway ng Diyos lumilipad-lipad. At paborito niyan, dumapo sa pilik mata, mga minamahal. Kaya bibigat yung pilik mata nyo, mga minamahal, inaantok na kayo, wala na kayong naintindihan. Pag uwi, magtaka ka naman, gising na gising ka. Di ba ganun sa puri? Puri ka. Siya nagpupuri sa bahay, taas ang kamay, pupuri sa bahay. O yung iba, hindi kayo nagpuri sa bahay, bahala kayo sa buhay nyo. Di ba? Magpuri ka sa bahay. Tataka ka, puri ka sa bahay, hindi pa tapos isang oras mo, antok ka na. Pero pag tapos ka na magpuri, tsaka ka naman matutulog, hindi ka makatulog. Kasi nga, ang kaaway ng Diyos ay lumilipad-lipad. At paborito niyang dapuan, yung pilik mata ng Kristiyano. Para bibigat at pipikit, hindi siya makapagpuri, wala siyang naintindihan. At tingnan nyo, pag nanood tayo ng ating television program, mga minamahal, tuwing araw ng Sabado, sino nanonood ng ating television program tuwing araw ng Sabado? Pinagpala kayo ng ating malapen, hindi ba? Mga preaching ng ating beloved Noble Evangelist Will de Almeida, the end time prophet of our loving God, paalay sigawin niya lang, pasisigawin ng hallelujah, praise the Lord, ang crowd, mga minamahal, para gising sila, attentive, buhay, at naintindihan ang salita ng Diyos na ating pinag-aaralan. O, pumalakpak muna tayo ng sabay-sabay sa mahal na Panginoon. Noon, mga minamahal, gustong-gusto natin pumalakpak. Hindi naman tayo pwedeng pumalakpak. Bawal ang maingay, bawal ang malakas, pis-pis lang yung ating palakpak. Ngayon naman, pwedeng-pwede na tayong pumalakpak. At pwede rin tayong sumigaw ng malakas na praise the Lord. Yan. Pag ganyan kayo, uuwi kayong pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating pinag-aralan, kapag sulat kamay ng ating buhay ang ating kapalaran, ibig sabihin nun tayo ang gumagawa, dumarating daw ang tinatawag na kalayawan na sanlibutan. Tayo ay nabubuyo sa kalayawan ng sanlibutan. At ano ang magiging kalagayan? Sabi ng 1 Timothy, ating nabasa, Kabanatang 5, talatang 6, datapwat ang nagpapakabuyo sa kalayawan bagamat buhay ay patay. Yun pala ang kalagayan ng tao, mga minamahal, na sulat kamay ng kanyang buhay, ang kanyang kapalaran, siya ang gumawa. Siya ay nabuyo sa tinatawag na kalayawan. Di ba? Kaya wala kang makikita, mga minamahal, na isang matagumpay na businessman, isang matagumpay na professional na walang bisyo. Naniwala kayo dyan, mga minamahal? Wala. Lahat yan merong bisyo. Dahil kahit ayaw nilang bisyo, mga minamahal, yung kanilang kasama sa trabaho, sa opisina, mga minamahal, merong bisyo, mabubuyo sila sa tinatawag na kalayawan. Ngayon, ang kalayawan, kabahagi ito ngayon ng kanilang buhay. Dahil nga, sulat kamay ng kanilang buhay, ang kanilang kapalaran, sila ang gumawa nito. May kalakip na tinatawag na kalayawan. So, sabi ng ating nabasa, kung ikaw ay nabuyo sa tinatawag na kalayawan, bagamat ikaw ay buhay, ikaw ay patay sa harap ng ating mahal na Panginoon. Kaya pala pag binalikan natin ang Hope, kabanatang 7, talatang 6, mga minamahal, maikli daw ang tinatawag na panahon ng taong hindi banal at
siya ay nasa kawalang pag-asa. Bakit? Dahil wala, patay nga siya sa harap ng ating Diyos. Nang ibig sabihin, nabubuhay na lang siya sa kanyang sarili. Sapagkat sulat kamay niya yung kanyang buhay. Siya ang gumawa nito. Walang bahagi sa kanya ang mahal na Panginoon. Nabubuhay siya hindi para hanapin ang katwiran ng Diyos. Nabubuhay siya para hindi mabuhay na may kapahalalan at walhati ng Diyos. Nabubuhay siya sa tinatawag na kalayawan. Kaya bagamat siya'y patay, buhay siya. At bagamat siya'y buhay, patay siya sa harap ng ating mahal na Panginoon. Yun ang kalagayan ng taong nabubuhay sa kalayawan. Isulat niyo yan sa notebook niyo. Yan ang ating memory verse. Para pagpupunta na tayo sa kalayawan, nabubuyo na tayo, mga minamahal, maalala natin ako. Kalayawan na ito. Ako'y buhay, pero patay pala ako sa harap ng Diyos. Kung patay ako sa harap ng Diyos, ako'y walang pag-asa. Maiksi lamang ang aking panahon sa daigdig na ito. Bakit sinabing maiksi, mga minamahal? Hanggang lupa ka lang, diretso ka na sa impyerno, itatakupong ka pa sa dagat-dagatang apoy. Kaya sinasabing ang hindi banal, mga minamahal, short lamang, maikli lamang ang kanilang panahon sa daigdig na ito at walang pag-asa. Samantalang ang banal, mga minamahal, sinasabing mahaba ang kanilang panahon sa daigdig na ito. Bakit? Dahil mabubuhay silang sagana, mabubuhay silang malusog, at meron pa silang panibagong buhay sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya basahin natin ang ating supporting verse, Romans chapter 1, verse 18, ang sabi, dito ngayon dumating ang puot ng Diyos. Kapag ang tao'y nabuyo sa kalayawan, mga minamahal, siya'y buhay, subalit patay sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, sinasabi rito, dumarating ngayon ang puot ng Diyos. Ano ang puot ng Diyos, mga minamahal? Ang sabi rito, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinisiwata ang katotohanan ng kalikuan. Naintindihan natin yon, mga minamahal. Naintindihan natin yon. Uulitin kong basa. Ang sabi nito, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan. Saan? Kailan dumarating ang puot ng Diyos at mahahayag, mga minamahal? Sa sinasabing lahat ng kasamaan at kalikuan at sabi sa mga tao na sinisiwata ang katotohanan ng kalikuan. Sabi, nasa katotohanan na, totoo na, mga minamahal. Kagaya natin, nasa katotohanan tayo, mga minamahal, hindi ba? Kung ilagay natin yung ating programa, itong ating balalagawain sa Facebook, sa YouTube, dapat ang tao ay matutuwa, mga minamahal, hindi ba? Dapat matutuwa, ay, meron palang Jesus Miracle Crusade. Meron palang isang balal na gawain at tunay na propeta sa daigdig na ito na nangaral ng katotohanan na ang tao kapag lumapit sa Diyos, magbabago ang buhay ng tao. Pero hindi doon matutuwa ang tao, mga minamahal. Hindi doon matutuwa ang tao. Hindi sila matutuwa ron, pero kung mapapanood nila sa social media, mga minamahal, yung walang kabuluhan, di ba? Para lang kumita ng pera, makapagpatawa, mga prank na walang kabuluhan, ayun, paulit-ulit mong mapapanood yun, mga minamahal. Hindi ba? At makikita mo ang views niyan, millions, mga minamahal. Pero pagkatotohanan, mga minamahal, itatanggalin ka pa nga. Hindi ba? O, nakalagay naman pala sa banal na kusulatan dahil sinisiwata ng tao ang katotohanan ng kalikuan. Datapat hindi nila alam sa gayong bagay, mga minamahal, sila'y nagiging patay sa harap ng ating mahal na bagamat sila'y buhay dahil sila'y nabuyo sa tinatawag na kalayawan. Kaya ang sabi ng verse 32, na bagamat nalalaman nila ang katusan ng Diyos na ang magsigawa ng gayong bagay ay mga karapat dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Hindi ba? Pinapayagan pa mga minamahal. Sige, tanggalin natin yan. Hindi ba? Gagaling sa pangalan ni Jesus, tanggalin natin yan. Hindi ba? Huwag nating tangkilikin yan. Itong tangkilikin natin, itong mga prank-prank na ito. Hindi ba? O, ganun na nangyayari sa tao. Ngayon, magtataka tayo. Hindi na tayo dapat magtaka. Pag alam natin ang kalooban ng Diyos, ang lahat ng nangyayari at nagaganap ay nakasulat sa banal na kasulatan.
Pero isang bagay ang dapat nating maunawaan, mga minamahal. Kung ginagawa yun ng tao sa sanlibutan, ikaw na pinagpala ng Diyos, ikaw na tunay na anak ng Diyos, ikaw na umaasa ng langit na ipinangako ng Diyos, anuman ang nakita mo, anuman ang narinig mo, anuman ang ginawa nila, huwag mong gagawin sa sarili mo. Gawin mo pa rin kung ano ang kalooban ng ating pinakamamahal na Pinong Jesucristo. Kaya nga, inuulit-ulit ko, mga minamahal, maging ating beloved noble evangelist Phil de Almeida, the end-time prophet of our loving God, sinasabi niya, kahit ang lahat ng tao ay tumalikod sa paglilingkod sa Diyos, mananatili ang ating ginagalang mga pastor, magpapatuloy maglingkod sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Bakit? Dahil alam na natin meron tayong Diyos sa langit. Alam na natin, mga minamahal, ang katotohanan na merong langit at merong impyerno. At alam na rin natin may parusa ang masamang daigdig na ito. Kaya nga ang tao na bubuyo siya kung saan marami dun siya. Yun ang katotohanan, mga minamahal. Di ba? Kaya ating mga estudyante yung nag-aaral, mga ama't ina ng tahanan na sa kanila, mga opisina, mga minamahal, dapat maging maingat tayo, mga minamahal. Hindi pakikisama, mga minamahal. Kasi kapag nakipag-compromise ka, ang ibig sabihin niyan, inuunti-unti ka na ng kaaway ng ating mahal na Panginoon. Ang ibig sabihin, yung sulat kamay ng iyong buhay, ikaw na ang gumagawa niyan. Wala na yan sa linya ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Dahil minsan sabi natin, pakikisama lang. O tama, pakikisama in a very first time. Sa second time araw, mga minamahal, nakikisama ka uli. Sa pangatlo, pang-apat at panlima, ikaw na yan. Nasyahan ka na sa kalayawan ng sanlibutan. Naintindihan natin. Pero tayo'y buhay na magiging patay sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nga, ang kailangan natin, mga minamahal, yung sinasabing epistle of Christ. Anong sinasabing sulat kamay ni Kristo? Dasahin po natin. Kindly. The second book of the Corinthians, chapter 3, verse 3. For as much as you are manifestly declared to be the epistle of Christ ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not in tables of stone, but in fleshy tables of the earth. The book of the prophet Isaiah, chapter 65, verse 17 and verse 18. For 65, 17, and 18. The book of prophet Isaiah, chapter 65, verses 17 yes. and 18. For behold, I create new heavens and a new earth, and the former shall not be remembered, nor come into mind. But be ye glad and rejoice forever in that which I create. For behold, I create Jerusalem a rejoicing, and her people a joy. God bless you po. Kaya sa Tagalog. Ikalawang mga taga-Korinto, kapitulo 3, versikulo 3. Yamang nahayag ng kaisulat ni Kristo na pinangasiwaan namin, hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas na bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Dito po, mga minamahal, sa Isaiah kapitulo 65, ang talata po ay 17 hanggang 18. Sabagat narito, ako'y lumikha ng mga bagong langit at ang bagong lupa at ang mga dating bagay ay hindi na maalaala o mapapasa isip man. Ngunit kayo na nga nangatuwa at mga galak magpakailanman sa aking nilikha, sapagkat narito aking nilikha nakagalaka ng Jerusalem at kaligayahan ang kanyang bayan. Amen. Palakpakan po natin, mga minamahal, ang ating malapay noon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ito yung sinasabing Epistle of Christ. Sabi ng 2 Corinthians chapter 3, verse 3, yamang nahayag na kayo'y sulat ni Kristo. Ang sabi rito, mga minamahal, hindi isinulat ng tinta. Hindi basta isinulat ng tinta, kundi ang ating malapal mismo ang gumawa. Ang sabi nito, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung pala ibig sabihin ng Epistle of Christ. Ang sabi, mga minamahal, hindi ito isinulat ng tinta, mga minamahal. Wala itong New Year's Resolution.
Wala itong pangakong binitawan, mga minamahal, bagkos itinakda ito ng ating pinakamamahal na Jesucristo na sinasabing Epistle of Christ, ginawa ng Espiritu Santo, ginawa ng Espiritu ng Diyos na buhay. Dito tayo itinakda ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga dumating tayo sa tinatawag na panahon ng pagkatawag. Dahil pwede naman tayo mamatay na sa ating karamdaman. Pwede naman tayo sa ating pag-iisip na magpakamatay, gawin natin ang gusto natin, mga minamahal, di ba? At pipikita ang ating mata at makikita natin ang ating sarili, mga minamahal, umaasa yung ating labos, nagpadasal naman tayo sa langit, pupunta yan, nasa purgatory lang yan. Nung pala yung purgatory sinasabi nila, impyerno na pala yun. At naghihintay tayo sa tinatawag na judgment para itapon sa dagat-dagatang aboy. Pero sabi ng ating nabasa, because of the Epistle of Christ, na ito'y ginawa ng Espiritu ng Diyos na buhay, nagkaroon tayo ng tinatawag na magandang kapalaran. Ano magandang kapalaran? Tinawag tayo sa bawat kapanahunan at napabilang tayo sa tuloy na iglesia ng ating pinakamamahal na Jesucristo. At dito ngayon, mga minamahal, dumating ang tinatawag na tuloy na magandang kapalaran. May pangako na ang ating pinakamamahal na Panginoon na isang bagong langit at isang bagong lupa. Hindi na pinag-uusapan ang impyerno sa buhay ng Kristiyano, maliban na lamang ikaw na ang pumiling pumunta ka dyan. Pero kung pipiliin mo at magkaroon ka ng desire na mapunta sa langit, mga minamahal, kagaya ni Apostol Pablo, nang siya'y makakilala sa ating mahal na Panginoon, nagkaroon siya ng isang tanging pangarap. Anong pangarap ni Apostol Pablo, mga minamahal? Iwanan ang tabernakulong ukol sa lupa, itong kanyang katawan, at mapasabertakulong ginawa ng nasa langit. Sabi niya, mga minamahal, yun ang pangarap niya, na sa kauli-hulihan, ang kanyang pag-asa ay magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi dito sa Isaiah 65, ang talata po ay 17, sapagkat narito ako'y lumikha ng mga bagong langit at bagong lupa. Ipinakikilala ito sa tinatawag na Epistle of Christ o sulat ng ating mahal na Panginoon na ginawa ng Espiritu Santo ng Diyos na buhay. Ang sabi, meron daw isang bagong lupa at isang bagong langit. Ang sabi, at ang mga dating bagay ay hindi maaalala o mapapaisip man. Ano man ang naranasan natin sa lupang ito, pag nasa bagong langit ka na at bagong lupa, ang sabi, hindi mo na maaalala ni hindi mo maiisip man. Kaya ang sabi rito, ngunit kayo'y makatuwa at magagalak magpakailanman na sa aking nilikha. Nasa atin na ngayon ang tinatawag na kagalakan, matutuwa ka na. Hindi kagaya sa buhay nating ito, masaya ka ngayon. Pag uwi mo, ang dadatnan mo sa bahay mo, problema. Mainis ka sa loved ones mo. Pagising mo sa umaga, galit ka. Hanggang gabi, galit ka. Provoka mula umaga hanggang gabi, provoka. Yun ang buhay dito, mga minamahal. Maliban na lamang, nasa iyo na ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Yung sinasabing fruits of the Holy Spirit. Meron ka ng pag-ibig, meron ka ng temperance, meron ka ng long-suffering, mga minamahal. Nasa iyo na ang siyam na bunga ng Espiritu Santo, maliban na lamang. Pero kung wala, mga minamahal, buong maghapon kang malungkot, wala kang kagalakan. Pero ang sinasabi ng banal na kasulatan, nasulat ng ating mahal na Panginoon na nilikha ng Espiritu Santo ng Diyos na buhay, ang sabi nito sa bagong langit at bagong lupa ay meron kang kasiyahan at kagalakan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Maliwanag yun, mga minamahal. Isang magandang kapalarang inilaan ng ating mahal na Panginoon. At sigurado, hindi tayo nagbabaka sakali, mga minamahal. Kaya kahit iba naman ang tanungin mo, sigurado ka sa langit? Ako, naka-experience na ako ng ganyan. Pag tayo nagsishare, mga minamahal, sigurado mo bang ikaw ay taga-langit sa ginagawa mo? Sa paglilingkod mo sa Diyos na sinasabi mo? Simple lang ang sagot, mga minamahal. Hindi pa raw alam pag namatay ka at saka mo malalaman kung taga-langit ka o taga-impyerno ka. Which is very wrong. Dahil hindi naman yan ang pangaral na blakinggan natin mula sa ating mahal na magulang sa Panginoon. Ang napakinggan natin at nakalagay sa banal na kasulatan, sa lupa pa lang, sigurado mo na na ikaw ay taga-langit, tagapagmana ka ng buhay na walang hanggan. Dahil kung hindi mo sigurado sa sarili mo, yan ang pinaka-worst na bagay na ginawa mo habang ikaw ay nabubuhay. At dapat sigurado mo, mga minamahal, di ba? Dapat sigurado mo na taga-langit ka.
Hindi nagkukunwari kang tagalangit. Hindi ka pala tagalangit. Dapat sigurado. Kaya nga si Apostol Pablo, sinigurado niya. Sabi niya, ninanasa naming maalis